Pero as I've said, ang pinaka-importante po dyan ay yung pagpasa. Madam Chair, excuse po. With respect to MMDA Chairman, huwag po natin pahabain ang issue at yun lamang po ang tanong ko ang sagutin po ninyo. Hindi ko pa mabigay yung exact figures. As I've said, I think ang pinaka-importante po dyan ay yung pagpasa. Madam Chair, excuse po. Energetic at patapas si mga si Chairman ng MMDA. Kung ako nasa posisyon niya, simple sasagot ko. Sabi niya, more or less from 6 to 10. So, kung 10 conferences yan, though due respect, I could say, siguro po, mga 5, 3, or 10. At kaya po natin sagutin yun eh. How about MMDA? Marami na po ba kayong nahuli? Marami po, pero... Ang masasabi ko po, kung question po or ang issue, Madam Chair, excuse po. Pwede po akong sumagot. Excuse po, Madam Chair. Bisita po kami dito. Sana po bigyan kami ng pagkakataong sumagot yes. Sa mga issues na nire-raise po sa amin. Mr. Chair, let us acknowledge Congresita for his complete manner of questioning. Yes po. Madam Chair, katulad ng practice, pag may tinanong kung answerable by yes or no, sagutin po natin. Then, Madam Chair, siguro po natin kung bibigyan niyo din po kami ng pagkakataon. Yes, of course. Allow me to acknowledge. Yes, po. Allow the Chair to acknowledge. Who will speak? Yes, Madam Chair, kasi kaya po hindi natin inaalaw yung maraming explanation is naiiyak po ako sa mga honorable congressmen. Na parang yung oras na to ay sinasamantala ko na dapat may time pa sila, wala na, na-consume ko na. Ilan lamang ito sa mga maiinit na sagutan sa pagitan ni One Rider Party List Representative Bonifacio Cusita at ni MMDA Chairman Romando Artes. Sa nakaraang pagdinig ng Kongreso, mapapansin na makailang ulit na pinutol ni Congressman Busita habang nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag ang MMDA Chairman dahil umano sa limitado lang ang oras nito. Recently, may lumabas na single ticketing system na ni-implement itong MMDA. Tama po kayo, may single ticketing system na nalumabas. At in-address na po yung confusion regarding whether or not violation ba yung pagsusuot ng chinelas habang nagmumotorsiklo. Yan po ay na-cover na including back ride. Excuse me, Madam Chair. Medyo limited tayo ng time at masyadong maabala din yung mga distinguished colleagues natin. May iba pa tayong activities. Kaya dahil dito ay hindi na rin nakatiis ang MMDA Chairman at mas lalo pang uminit ang sagutan ng dalawang panig nang matalakay na ang tungkol sa pagpapataw ng traffic violation sa mga nakatsinelas na backrider ng motorsiklo at kung sino ang nakaisip ng pulisiyang ito. Pero bago tayo magpatuloy, isang mabilis lang lalo na kung naghahanap kayo ng minimalist leather wallet para sa inyong bagong lisensya na bukod sa gawa sa tunay na balat ng hayop ay matibay rin dahil mano-mano ang paggawa hanggang sa pagtahi. Mag-subscribe lang sa Torch Leather Crafts para makita nyo kung paano ito ginagawa at i-follow na rin ang kanilang Facebook page para malaman nyo kung saan ito pwedeng mabili. Marami na rin silang design na pwede mong pagpilian depende sa pangangailangan mong wallet sa pang-araw-araw. During the conferences or meetings, sino po ba ang presiding officer? As chairman ng MMDA, ako po ang chairman din ng MMC, so ako po ang nagpipreside. I was informed by my staff, pina-check po natin, majority po ng mga Metro Manila mayors ay umatend noong ipinasa ang single ticketing system. Saan po nanggaling yung idea, Madam Chair, na ipagbawal sa mga riders kapag ang antas ay nakatsinelas at hulihin at pagmuntahin? Sa isang honorable mayor ng Metro Manila or sa MMDA, Madam Chair? Sa technical working group po na kinukompos ng lahat ng traffic heads ng bawat MGU. In any idea, hindi lahat ng members ng technical working group ay mag-iisip niyan.
we could say, pwede sabihin natin na pagkasunduan. Pero merong somebody na nag-push or nagbigay ng idea. Madam Chair. Can I answer? Kaya pong librihan po ang galing yung idea. So kung ganon, pero sinuportahan ko po yun dahil pinapagawa nyo nga po para po yan sa safety. Hindi lamang po dahil sa comfort. Ang Chilenas po pwedeng sumapit sa kadena ng motorsiklo. Pag gumipit po yan, sigurado-sigurado tataob yung motorsiklo na nag-re-result sa disgrasya. Pwedeng makamatay, pwedeng maka-injure. So, kayo na po nagsabi, safety. So, gusto ko po sana, if I may, malaman ano po ba ang punto natin regarding sa pagsasama niya. Darating po tayo dyan. Sabi niyo po, kailangan pa ikliin, so baka pwede pong dumiretso na tayo. Darating po tayo dyan, dinimay-may lang po natin. Kasi in fairness to honorable mayors, 100% alam ko walang magpupo sa kanila sa ganyang idea. At mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung proof doon sa aking conclusion na yon. And mabuti, sinagot ni chairman ng MMDA na si Colonel Bong Nebria ang nagbigay ng idea na yan. No? At sabi din ni MMDA chairman, for safety. Safety, yes, I agree. Safety ang pinag-usapan dito. Pero tayo naman lahat dito ay matatalino. Alam natin balangkasin, balansihin ang bagay-bagay na dapat natin isinasabatas o isinasagawa na ordinansa. Nabanggit Madam Chair ni Chairman ng MMDA, pwedeng sumabit. O sige, pwede nga naman. Pero as para sa inyo, dahil matagal na po tayo sa advocacy na to, wala pa pong naalala na nagka-problema na katulad noong sinasabi ni Chairman ng MMDA, yes, huwag na nating hintayin. Tama po yun. Pero katulad po na nabanggit ko, dapat ang bagay-bagay binabalansin natin, inaaral natin. Ano po? Now, bakit ko po sinasabi na bakit tinatanong ko po kung ito ba itinaluhan ng mga honorable mayors ng Metro Manila Council, ng Metro Manila? Tinanong ko po yan at binanggit ko pa, Madam Chair, 100% kumpiyansa ako, hindi sangayon dyan ang majority ng mga mayor sa Metro Manila. Why? Matagal nang lumabas yan. Pero Las Piñas City lamang ang nag-i-implement. May mga ebidensya ko, Madam Chair. Now, ang tanong ko po sa chairman ng MMDA, marami na po ba kayong nahuli o hindi naman? Meron sa rin po. Wala na po akong pictures as to how many violations. Okay, Madam Chair, if I may, pwede po ba akong maka-request ng list sa MMDA doon sa mga apprehensions na sa mga riders na nakatsinela sa angkas, Madam Chair? Yes, please. We will provide the analysis if you have the data. Kailan kaya po, Madam Chair? As soon as possible. Technically naman po sa batas, meron po tayong 15 days to respond. So definitely within 15 days. However, the plenary is on the 36. As soon as possible. Pwede po ba, Madam Chair, na ma-request sa MMDA not later than 5 days? I mentioned, Rosita, that we're requesting before the plenary, which will be on 26. We'll comply, yeah. Madam Chair, naitanong ko po ito kasi in-establish ko po dito. Na-verify ko na ito, hindi ito dinaluhan ng mga mayors. Second, only Las Piñas City ang nag-i-implement dito. So, based on this information, kumpleyansa po ako, hindi sumasakayan dito ang majority ng mayors.
Kaya nga po tinatanong ko ang chairman kung more or less ilan ang nahuli nila. And sabi po niya, marami na. That's why, Madam Chair, nag-request po ako ng list ng data. And, you know, Madam Chair, distinguished colleagues, kaya po masyadong concern dito, pag hindi po natin ito pinigilan, may possibility po na ito ay mamanahin ng LGUs nationwide. At bilang advocate, katulad po ng nabanggit ko, lahat naman kayo may kanya-kanyang talino, ang isang ordinansa o yung pagpapataw ng parusa, pinabalanse. Ibig sabihin po, may punto ang chairman ng MMDA, safety. Pero kung babalansin po natin, walang statistics na magpapatunay na mga backriders na nadisgrasya, katulad ng sinabi ni chairman ng MMDA na baka sumabit yung tsinela sa kadena, walang statistics na magpapatunay na alarming ito at dapat nating bigyan ng atensyon. So yung intention ng MMDA, maganda for safety, pero yung dangerous, financial, abala sa mga riders, sa kanilang pamilya, hindi tugma. Mas malaki ang danyos sa hanay ng mga riders. Yan po ang punto ko, Madam Chair. And kaya ko binabanggit dito, para hindi naman yung parang magkakaway tayo, na-action kami na wala man lang pasubalik sa hanay ng MMDA. So again, Madam Chair, ini-expect po natin na bago yung budget hearing sa plenary ay ma-receive natin yung statistics from MMDA doon sa panghuli nila dito sa mga riders na nakatsinelas ang angkas.